Hello guys, assalamualaikum sa mga Muslim at kumusta sa mga Christian. Kumusta kayong lahat dyan mga kabikulano ko, and welcome ulit sa aking channel Oragon Vlog OFW. Merong mga katanungan, sasagutin natin ngayon mga ka-OFW. Mahirap ba mag-abroad? Yan ating topic ngayon. Maraming nagtatanong kung mahirap o madali lang mag-abroad. Mga kaibigan ko, mga nanonood at mga nagbabalak na magkaroon ng experience mag-abroad, gusto magkaroon ng income na susubukan kumita sa pamamaraan ng pag-abroad, ito po, pag-usapan natin. Alam niyo po, mga kaibigan ko, sa pag-abroad, hindi natin masasabing mahirap. Okay? Hindi natin naman masasabing madali. Depende po yan sa ibinigay na kapalaran sa bawat sa atin. Katulad ko po, ikikwento ko po ang aking karanasan sa pag-abroad. Noong mag-atim ako mag-abroad, siyempre nagbara ko mag-abroad, inuna kong lakarin ang aking papeles. Passport. So napakaraming lalakarin para magkaroon ka ng passport. Ngayon, siyempre, siguro kaloob ng Diyos na hindi ako mahirapan, hindi naman ako nahirapan makakuha ng passport. Medyo magastos nga lang, siyempre, lalo pag first timer ka, talagang magastos bago ka magkaroon ng passport. Ngayon, nung may passport na ako mga kaibigan ko, siyempre, ready na ako, no? Ngayon, dahil sa prosigido ako mag-abroad, nag-iikot na ako ngayon sa Maynila. Nag-iikot ako ngayon. Alam nyo, talagang, pag talagang gusto mo, wala talagang makakapigil sa'yo. Minsan, naglalakad ako noon, pamasahe lang talaga ang aking dala. Halos wala akong pangkain. Kasi puro sakay. Pag wala kang nakita sa isang, ano, katulad niya, Pedro Hill. Pag wala kang nakita ng maraming ano doon, maraming applyan doon, lipat ka na naman sa ibang area. Kaya sasakay ka na naman jeep. So talagang ang daladala ko noon, aminin ko sa inyo, halos pamasahe lang. Wala akong budget para sa pagkain. Pero sa dahil sa kagustuhan ko mag-abroad, talagang tiyanaga ko po yun. Tiyanaga kong maghanap. Ngayon, nasurtihan naman mga kaibigan ko, sa ganang sarili ko, hindi ako nahirapan mag-abroad. Dahil yung in-applyan kong agency noong time na yon, papunta ng Saudi Arabia, siyempre, ang ina-applyan ko, driver lang mo naman ako, or aside from driver, kung anong klaseng trabaho ang pwede sa akin, okay lang. Basta ang ina-applyan ko, driver. Ngayon, nung habang nag-iikot ako, napadaan ako sa isang agency, nag-apply ako, driver. Yung isang aplikante na papunta ng Alcobar, napaalis na, may visa na, nagkaroon siya ng problema sa medical. Meron siyang hepatitis. Yan. So, ngayon, nakita ako nung isang ahente doon sa agency at halos kaedad ko yung nag-a-apply nung time na yun. 1998 yun, nung time na yun, 1998. Kinausap niya ako ngayon kung gusto kong magtrabaho sa showroom. Showroom ng mga sasakyan. So, tindahan ng mga second hand ng sasakyan, showroom siya. Yung mga katulad sa atin, yung mga hatak ng mga sasakyan. Yun, buy and sell yung amo ko. Ngayon, kinausap ako ng ahente. Dahil nga bagsak sa medical yung tao na yon, kinausap ako ng ahente kung pwede akong sumalang for medical. O, di ba? Napakabilis. O, di, syempre, tumuntung ako. Hagilap na ako ngayon ng pag-medical ko. Ngayon, kinabukasan, balik ako, nagpa-medical ako. Yun. Pasado ako sa medical. Kaya, naswertihan ko, mga kaibigan ko, naswertihan ko. Wala pang isang linggo ako nag-a-apply nung time na yun. Nakaalis kagad ako papunta ng Saudi Arabia. Kasi nga, yung visa na para doon sa taon na yun na merong tama, merong HEPA, ako yung sumalo. Pumasa ako sa medical, so ako yung sinalang nung agency namin. O, kaya,
Ayan, naswertehan ko lang, o, diba? Naswertehan ko lang. Ngayon, doon naman sa mga iba na nakaranas na mag-abroad, mag-apply, na ilang buwan, minsan, iba, tinaabot pa ng taon, ayan, medyo talagang masaklap yan, na mahirap tanggapin na matagal kang makaalis. Kaya doon sa mga nagbabalak mag-abroad, mga kaibigan ko, i-prepare nyo lang lahat ng kailangan nyo sa pag-apply. Siyempre, unang-una, passport. Tapos, i-prepare nyo yung pag-medical ninyo. Dahil karamihan naman din, lalo na dito sa Saudi Arabia, karamihan dito, yung gagastusin mo, medical tantaga ang gagastusin mo pag dito kayo sa Saudi Arabia. Yung iba, may salary deduction pagdating mo rito. Pero ako, medical lang, ginastos ko. Wala na akong salary deduction pagdating ko dito noon. Kaya, ituloy nyo lang. Huwag kayong panghinaan ng loob. At i-prepare nyo ang sarili nyo sa medical. Pag araw na ng medical ninyo, siyempre, control kayo sa makina kain ninyo na para hindi tumaas yung BP nyo. Kaya, i-ready nyo ang katawan nyo. Mag-fasting kayo pagka nagpa-medical na kayo. Mas maganda. Mas maganda pag nagpa-medical kayo, mag-fasting kayo para the best. Okay? So, yung mga nagbabalak mag-abroad, yung tanong na mahirap mag-abroad, depende po sa atin yun. Depende rin po sa kapanaran natin. Merong mga pinalad na talagang nakalis kaagad, isa na ako doon, at meron naman talagang hindi pinapalad na nakailang apply na ay hindi makaalis-alis sa Pilipinas. Yan, meron talagang taong ganun. Pero yung iba naman, naabot na ng buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, o nakakalis na kaagad. Kaya kailangan talaga sipag at tiyaga lang sa pag-apply. Habang nag-a-apply kayo sa isang agency, huwag kayong tumutok lang sa isang agency. Apply din kayo doon sa iba. Huwag nyo munang ibibigay ang passport ninyo hanggat hindi sinasabi sa inyo na may visa. Okay? Huwag nyo munang ibibigay. Kasi pag binigay nyo ang passport nyo, hahawakan na ng agency yun. Mahirapan ka nang maghanap ng ibang paano kung may makita ka pang mas maganda. Diba? Ibigay nyo lang ang passport nyo pag sinabi ng na meron ng visa na pa-istampingan na yung passport ninyo sa kanyo ibigay. Pero pag wala pang visa, na wala pa, hindi pa pure stamping ang passport ninyo, huwag nyo muna ibibigay, sina-applyan yung agency. Okay? So, tsaga lang mga kaibigan ko na napakaganda kung sakasakali mang palari kayo makaalis, pasalamat tayo sa Diyos. At ready nyo ang sarili nyo, kailangan pag nag-abroad kayo, siyempre, naka-ready kayo sa sarili nyo na iwanan nyo ang pamilya nyo sa Pilipinas, malulungkot kayo, kaya kailangan na alisin yung masyadong mababaw ang luha, tibayan ng loob, lakasan ng loob, at kailangan may diskarte ka sa buhay. Huwag hinahina ang loob mo, kailangan marunong kang lumaban sa buhay. Kung meron kunting problema sa pupuntahan mo, kailangan marunong kang lumaban. Hindi yung kunting kibot lang, iiyak ka. Oh, di ba? Kailangan sa mga nag-abroad, malakas ang loob. Malakas ang loob. Yan. Kailangan may panlaban ka sa sarili mo na talagang malalabanan mo anong mga harapin mong darating na pagsubok pag nandito ka na sa ibang bansa. Napakaraming pagsubok pag nandito ka na sa ibang bansa. Pag may sakit tayo, wala tayong katulong, sarili natin. Oh, di ba? Kaya kailangan talaga ang diskarte sa buhay. Kailangan matuto ka magsarili. Kung hindi ka marunong magluto, matututo ka dito magluto dahil hindi mo pwedeng kakain ka araw-araw sa labas dahil hindi ka kayanin kung magkano lang ang sahod mo, hindi ka kayanin kumain araw-araw sa labas. Ayan lang kami papayo ko sa mga kaibigan ko nagbabalak mag-abroad, mga first-timer. Kung mahirap mag-abroad, ang sagot ko ay hindi mahirap, hindi rin madali. Oo, yan, di ba? So, depende po sa atin yan, sa kapalaran ng buhay natin. Ako, sa sarili ko, hindi ako nahirapan mag-umpisa mag-abroad. Napadali ang pag-abroad ko. Dahil, yun nga, kinuwento ko sa inyo kanina, na pinalitan ko yung may bagsak sa medical na nakasalang sa visa na yun. Kaya ako sinalang. Di ba? So, wala pang isang buwan, nakaalis na ako sa Pilipinas. Napakabilis. Kasama na yung ticketing doon. Kaya, yun lang ang aking maisishare, mga kaibigan ko. Sana'y nabigyan ko kayo ng konting impormasyon at kasagutan kung mahirap ba mag-abroad.
Okay? Maraming salamat mga OFW, hanggang sa muli. And please subscribe my YouTube channel or akong vlog OFW. Kailangan pag OFW, ang buhay natin ay laging masaya, make love and relax. Yan, yan lang tanda natin. Huwag mawawala yan sa isang OFW para makalusot tayo, makalampas tayo sa pagsubok pag nandito na kayo sa abroad. Okay, maraming salamat. Bye-bye.